So ito, okay na. Ginawa akong sharp. Top load automatic washing machine. Ang problem niya, dire-diretso yung pumapasok yung water galing sa gripo. So walang tigil, maapaw. So hindi siya nakakapaglaba ng maayos. And then, yun yung naging secondary problem niya. Hindi siya nag-i-spin dryer kasi hindi naman siya nag-drain ng water. So yun, dalawa ang problem. Itong water solenoid valve and then yung kanyang controller board. So dalawa yung ginawa ko. So ito, test ko siya. Power on. Nagkikilang yung water level sa 1 para madali siyang mag-agitate. Restart. Buksan ko yung gripo. Ayan, wala mapasok na water. Pag-start ko. Ayan. So ayan, tsaka palang pumasok yung water. Mag-start ko na siya. So kanina, ang problem niya, kahit na nakapatay yung washing machine, diretso pumapasok yung tubig. Then, okay na. Mapasok na yung water, hindi na may control na siya. So yan, nung pinatay ko yung washing machine, tumigil yung pasok ng tubig. So yan, may control na, okay na. Then, sa spin dryer naman. Power on, and then spin. Ayan, spin niya. Start. So yan, magtatapon siya ng water. So yan, okay. Hindi kasi nakaayos yung kanyang hose. So yan, nagtapon ng water, and then, yan, nagot na, spin dryer. So, tulad ng mga ibang nagawa kong ganitong sharp, yan, multiple problems din, pero naayos ko. Yan, okay na. I-repair ko yung kanyang controller board. So, hindi na kailangan gumastos na mas malaki yung customer. Pag ibang technician kasi yan, papalitan yung controller board. Kung may mahanap. Pero kung meron man, mas mahal lang yung kanyang magagastos. Mahal ang controller board. Okay. Okay. Then, 2 months warranty.